So, ayan, welcome back na naman sa channel natin, mga boss. Gusto po kayong lahat dyan. Dito na naman tayo, nagbabalik. Meron tayo dito ngayon tanggap na Onkyo amplifier. Galing daw siyang Saudi. Ang complaint ng customer, nagpo-protect. Magsuswitch on siya, tapos mga segundo lang, mamatay na ulit. So, try natin. Switch on natin. Ayan o, nagkaroon siya. Tapos, switch off. Protect siya. Segundo lang, namamatay agad. Subukan natin ulit. Ayan. Kung naririnig nyo, pumipitik agad yung relay. Tapos, nagsishut off na siya. So, yan ang try nating solusyonan. So, bago natin na umpisahan, kung di ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. So, tara, buksan na natin. So, ayan. Medyo madumi yung loob niya. Pero, agyo. Ayan o. Marami siyang pyesa. Kaya, hindi basta-basta mag-troubleshoot dito. Kailangan natin i-pull out yung PCB niya. Kasi, hindi kagaya ng iba na amplifier. Mga ganitong original amplifier. Meron bukasan dito sa ilalim. Pero ito, wala. Kaya kailangan talaga pull out natin yung PCB para ma-check natin yung pinaka-main amp niya. Check natin yung transistor output. Baka may shorted. Kaya nagpo-protect siya. Check na rin natin yung mga drivers niya. Kasi hindi naman basta-basta yan masisira yung output niya. Halimbawa, kung may siraman, nang walang dahilan. So, maigi, check muna natin lahat. So, linisin muna natin. Tsaka natin pull out yung board niya para ma-check natin isa-isa. So, ayan, nalinis na natin. Pwede naman natin ano rito. Pwede naman palang dukutin dito. Susukatan natin yung mga output niya kung may shorted. Bago natin kalasin para ma-sure natin. Check muna natin yung bawat paan ng output transistor. Tingnan natin kung may shorted. Isa-isahin natin siya. Gamitin natin analog. Analog tester. Set lang natin siya sa times 1. Tingnan natin yung base emitter collector niya. So, ang gamit niyang output is ano to eh. A1695 tsaka C4468. Yan ang gamit niyang output. Check natin isa-isa. Lipat natin dito. Isa-isahin natin. Ito. Reverse natin siya. Kailangan. Yeah, so, ito na okay. Parang okay siya. Okay din. Kasi pag ni-reverse natin, kailangan, hindi siya parehas ng reading. Kasi pag nagparehas, malamang leak or shorted. Kailangan hindi sa nang magparehas. Yung base emitter, base collector, pag ni-reverse muna siya, dapat hindi na sila parehas. Pero kung nakahang na sa board, dapat pag nag-reverse ka, wala na siyang reading. Halimbawa, sa base collector,
mayroong reading. Tapos pag ni-reverse mo siya, dapat wala ka ng masukat. Ganun din sa base emitter at sa collector emitter. Kagaya na ito, pag sinusukatan natin, parang okay naman lahat. Pero mas sigurado kung ihahang natin yung transistor sa board, sa PCB, para masukatang maigi, masigurado natin kung talagang walang problema yung transistor output niya or yung mga piyesang chine-check natin. Okay naman. Pag na-reverse siya, yes naman. Pero bakit ganun nagpo-protect? So, check natin yung supply. Gamitan natin siya ng digital multimeter. DC reading. Tapos yung negative probe natin sa body ground. Saksak natin. Ngayon yung positive natin, tutok na natin sa collector. Tutok na natin sa collector ng output. Yan. Kasi dito yung supply niya. Ito, positive to. Switch on natin. Tingnan natin kung ilang voltahe. Eh. 22 volts lang. Parang mababa. Mababa yung ano yung kabila, tingnan natin. Sa negative supply. Oh, parehas 22 volts. Hindi kaya ganun talaga. Pero kung titingnan natin yung ano, yung pinaka-capacitor niya, ayun o, 63 volts. Bakit ang lumalabas is 22 volts lang. Pero ang ano niya, 8,200 microfarad by 63 volts. Pero ang nasusukat natin dito sa output niya is 22 lang. Ba't ganon? Parang mababa yata. Yung iba. Okay. 22 volts talaga. So, protect na siya. Ayan, wala tayong magagawa. Talaga magbubukas tayo. Tingnan natin kung anong problema sa board niya. Check din natin yung mga board kung may mga loose connection na or cold solder. Kasi isa rin yan sa nagiging dahilan kung bakit na nagpo-protect pag may loose connection or kaangat na yung mga hinang. Ganon din sa ground. Pag nawawala-wala yung ground, nagpo-protect din siya. Isa-isahin natin siyang baklasin. Itong mga to, isa-isahin natin baklasin itong mga to para makita natin yung ilalim. So, hindi ko na ipapakita kung paano babaklasin kasi mga ribbon lang naman yan. Ito, natanggal lang yan. Tandaan na lang kung saan binunot yung mga ribbon. Siya nga pala, para sa mga newbie or wala pang idea kung paano tanggalin to. Kasi kadalasan normal, hinuhugot lang. Tapos inaangat lang to, yung socket niya, natatanggal na. Pero ito hindi. Kahit anong hugot mo, kahit ano, mapupwersa lang siya. Pero ang pagtanggal nito, ibang klase, imbis na pahugot, padiin. Ito, didiinan mo to. Ang flat screw, diinan mo, tsaka mo siya bunutin. Ganon, ganon. Ganyan o. Yan, diin mo to. Makita. Pang-remove muna natin to.
Ayan. Halimbawa ito. Ayan. Idiin mo to. Ang flat screw. Idiin mo to ng flat screw. Ayan. Saka mo siya, bunutin gano'n. Gano'n ang pagtanggal sa ganitong klase ng socket. So, ayan. Wala naman tayong nakitang sira or shorted or leak dun sa output niya. So, parang okay naman lahat. So, may nakita lang tayo rito dito sa board na to. Yung parang loose, mga loose board, loose connection yung board niya rito. Ito, itong board na to dito. Yung pinaka-driver niya. So, tinanggal na natin. Nakita natin parang may mga loose. Ayan, no? Cold solder. So, ayan, nakikita ba? Ayan, may mga nangitim, oh. O, yun, oh. Yun. Hindi halata sa camera, pero parang umangat na siya. Halos lahat ng transistor. Ayan. Ayan, oh. So, subukan muna natin i-resolder lahat ng suspected na nag-loose. At saka, pati na rin dito. Dito may mga parang nangitim din. Yan o. Parang umangat na rin. So, i-resolder muna natin. At saka natin na i-testing ulit. Kasi ito ang mahirap dito sa ano na to, sa ganitong mga model. Hindi natin masukatan sa ilalim kung hindi siya naka-assemble. Kasi hindi nga nabubuksan yung ibabang chassis nito. So, kailangan tiyaga lang. Kung ano yung suspect natin, yun muna yung gagawin natin. Tsaka natin i-assemble tapos testing. So, mag-resolder muna tayo. Natin na solder na natin yan. Make sure na may balik natin lahat ng screw bago i-testing para hindi siya magkulang sa ground. Nakabit na lahat. Testing natin. Tingnan natin kung hindi na siya mag-shutdown. Saksak natin. Power on. So, ayun. Hindi na siya nag-shutdown. Tingnan natin ngayon yung supply niya kung ganun pa rin, kung 22 volts. Kanina 22 volts lang eh, negative, positive, 22 volts. Tingnan natin ngayon na nag-oscillate na yung ano niya. Tingnan natin kung ganun pa rin o tumaas na. So ayan, naka-on pa rin yan. Ayan o, may display pa rin, naka-on pa rin. Ayan, titingnan natin yung
tingnan natin yung voltahe niya kung nagbago, kung tumaas ba. Kanina kasi 22, positive, negative, 22 lang. Ngayon, tingnan natin kung nagbago ba. Kita ba? Ayan. Lagyan natin yung test probe sa body ground. Tapos tingnan natin ngayon yung collector ng transistor output natin. Ayan o, naging 47 na. Kanina 22. O, negative 47. Positive 47. Ito, negative 47 ulit. Ayan, positive 47, negative 47. Ito. Positive 47. Negative 47. So, halos pare-parehas na. So, yun ang normal niya. Kasi kanina, 22 volts lang. Hindi pa nag-oscillate yung supply ng amplifier. Ibig sabihin, doon nga lang sa mga loose. So, ayan. Testing na natin. Nakalagay siya sa game. Sukan natin siya ng signal. Ito, nilagyan na rin natin ng isang speaker. Lagyan natin siya sa game kasi sa game siya naka set up. Sa game siya naka set. So, ayan. Volume. Ayan, okay na. Gumagana na. So, yun lang. Loose lang. Ayan. Hindi natin pwedeng i-pull yung volume kasi hindi niya sariling speaker. Ayan. Okay na kanina. Nagsha-shutdown. Ngayon, diretso na. Okay na siya. So, yun lamang po. At sana ay kahit papano nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya't kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. Thanks and God bless.